iniwan po ng hospital. At para dalawin sila at ipag-pray at tingnan ko ano yung magagawang tulong. No? At tinanong ko yung babaeng lalaki, yung mga nanay at mga tatay. Sabi ko sa, especially yung sister natin. Sabi ko, mahirap ba mag-labor? Opo, sabi niya. Lalo na ha, siniis ka. Pero nung nakita mo yung baby mo, ano ang feeling mo? Sabi niya, ang saya-saya po. Amen. Truly, there is always labor pain. May labor pain palagi yan. Lahat ng ating mga sacrifices, merong labor pain yan. Tama? E tama ho ba rito? Pero after the labor pain, after ng labor, anong sabi ng Biblia? You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Amen! Alam mo, mahirap magtrabaho, mahirap magnegosyo, mahirap talaga ang umulat ng buhay, mahirap talaga. No? Pero kapag umulat ka na, abay, masarap na ang buhay. Itao pa ho ba rito? Amen. Palakpakan natin si Lord. Ganda, oh. Guhitan niyo yan, oh. Blessings and prosperity will be yours. Sabi mga sa katabi mo, blessings and prosperity will be yours. Sabihin mo nga sa sarili mo, blessings and prosperity will be mine. Say it to yourself, blessings and prosperity will be mine. And you have to possess it. Sabihin mo nga ulit, blessings and prosperity will be mine. Yakapin mo kaya, will be mine. Pag nayakap mo nun, huwag mo nang pakamulan pa. May tao pa ho ba rito? Next verse. 10 men will say. Yan. Kasama pa, sa anong number na tayo, Shed? Anong number yan? Ano na yan? Sana ba yan? Anong number na yan? Number 3 na yan, no? Ah, number 3 na yan. O yan, number 3 yan ha. Yung inverse kanina, ah, number 4 na. O number 4 na yun. Anong pamanong title ng number 4? Yan. Yan. Number 3, magtanim ka ng mabuti ngayon para mag-ani ka din ng mabuti bukas. Number 3 ba yan? Ah, ito na. Saan na tayo? Nandito na tayo. Ah, number 3 pala. O, magtanim ka ng mabuti ngayon para mag-ani ka din ng mabuti bukas. So, good things now for you to reap good things in the future. Number 3 yun. Nasaan na tayo? Nandito na sa number 4 na tayo. Okay. Isa na lang ninyo. O, kasi bumabag yun. Medyo nagugulo yung slide natin eh. Pasensyahan nyo na. Na-affected ng hangin eh. So, yeah. Number 3 yan. Pagtanim ka ng mabuti ngayon para mag-ani ka din ng mabuti bukas. Yan. Kita mo, sabi ko sa inyo, binabag yun. Nawala o. Sabi ko sa inyo, it's now for you to reap good things in the future. Yeah, number 4 na tayo, no? Truly we will reap what we sow. Yeah, ito na pala yung mga verses natin. Truly we will reap what we sow. Yeah. So na tayo. Psalm 58 verse 11 na tayo. Then men will say, surely the righteous still are rewarded. Surely there is God who judges the earth. Pakisabi, surely. Katotohanan, tunay nga na ang mga matutuwid ay gaganti palaan. Ayun. Minsan ang tanong natin, talaga bang nagaganti pala ang Lord? Talaga bang nagbibigay ng gantimpala si Lord? Surely, pakisabi, surely, the righteous still are rewarded. Surely there is a God who judges the earth. Yan. Nakuha natin. Anong sunod nating versikulo? In the book of Isaiah 3:10. Natin Isaiah 3:10 and 11. Oh, 3:10, 3:10. Tell the righteous, it will be well with them, for they will enjoy the fruit of their deeds. Pagkatapos ng 11, natin, itayin mo 11, ha? Yeah. Tell the righteous, it will be well with them, for they will enjoy the fruit of their deeds. Pakisabi sa mga matutuwid, no? Na
para sa kanila. Ang kaginhawaan ay para sa kanila. Aanihin nila, i-enjoy nila ang bunga ng kanilang mga pagpapagal. Pakisabi, i-enjoy. I-enjoy. Hindi laging pagod yan, nag-i-enjoy. Amen po ba? I-enjoy. I-enjoy natin yan. Woe to the wicked. Disaster is among them. They will be paid back for what their hands have done. No, sa aba ng mga masasama, ang kapahamakan ay isa sa kanila. Sila ay magbabayad ayon sa kanilang ginawa. Number 4 yan, no? Na ano yung title ng number 4, Sir? Ano yung title? Truly, we will reap what we sow. Truly, we will reap what we sow. Number 5. Number 5 tayo. Number 5. Number 5. Yan, number 5 tayo. Pakisabi natin, hell for the wicked and heaven for the righteous. Number 5 yun. Number 5. Number 5. Pakisabi natin, number 5, hell for the wicked and heaven for the righteous. Binabagyo talaga, oh. Grabe, no? Lakas ng bagyo. Ano kaya signal yun? Hell for the wicked and heaven for the righteous. Hell for the wicked and heaven for the righteous. Sumakay ako ng taxi. At yung taxi niya, may daya, may patong. Nahalata naman eh, lagi ako nagta-taxi pag hindi dala yung sasakyan. Nahalata ako, may patong. Hindi na ako may book. Dinagdagan ko pa siya. May patong na nga, dinagdagan ko pa. Eh, para mapahiya sa sarili niya. Sinaran ko siya at ang, kasi siya muna yung nagtanong sa akin, ano pong trabaho ninyo? Sabi sa akin. Sabi ko, pastor. Sabi niya, ah, ako po, saksi ni Jehovah. Katilayaan ko muna siyang mag-share at ang sabi ko sa kanya, ito ang mali ng mga saksi ni Jehovah. Ayaw nila maniwala ng may impyerno. Hindi pa pwede yun. Pag naniniwala kang may Diyos, if you believe that there is God, there is. The devil is real. Nakuhan ninyo. Kung naniniwala kang may Diyos, ang Diablo ay, may tao pa hover dito, ang Diablo ay totoo. Kung naniniwala kang may liwanag, merong dilim. Amen. If there is light, there is darkness. If there is sun, there is moon. Kung naniniwala kang wala, may langit. If you believe that there is heaven, there is hell. May impyerno, eh may puma. So para saan yung mga matutuwid? Eh di sa langit. Ay yung mga hindi matutuwid, para saan? Alam sa masagot? Sa impyerno. So hell for the wicked and heaven for the righteous. John chapter 5. 27, 20, 29. Siguro simulan na natin sa 28. Shortcut na natin. John chapter 5, 28 and 29. Do not be amazed at this. For a time is coming when all who are in their graves will hear His voice. Pakinggan ninyo. And come out, those who have done good will rise to live. Yeah. In the day of resurrection, in the rapture of the church, and in the day of the final judgment of God, gusto ko lang itong liwanagin, no? Ito na pag-aralan na natin noon eh. Itong, and come out, those who have done good will rise to live. This will take place during the first resurrection, and that is the rapture of the church. Nakikinig ba kayo? And those who have done evil will rise to be condemned. Ito po yung sa final judgment. Nagiginig ko ba kayo? Iba yung resurrection of the dead ng mga believers, iba rin yung resurrection of the dead ng mga wicked. Siguro pag-aralan natin muli sa darating na pista na mga patay. Nagiginig ko ba tayo? Bagamat yan ay these phrases ay nasa isang verse lang, pero magkaiba sila ng mga pangyayari. Yung pagkabuhay na mag-uli ng mga buhay will take place during the first resurrection or the
rapture of the church. But the resurrection of the dead of the wicked, it will take place during the final judgment. Nakikinig po ba tayo? Naunawaan mo ba ninyo ako? Kaya sa final judgment, tingin po sa magandang lalaki sa harapan, Revelations 20 verse 11 and 15, sa final judgment ng mga wicked, wala nang mga born again Christian doon. Ang mga born again Christian ay nagre-resurrect during the rapture of the church. At yung mga maiiwan sa tribulation at magre-repent, kasama sila sa first resurrection. Nakikinig ba tayo? Nakikinig ba tayo? Pero sa final judgment, sa second resurrection, mga masasama na yung nandoon, wala ng mga Kristiyano roon. Nakikinig pa ba tayo? So tuloy natin ang pagbasa. Next verse. Next verse. Yan. Ito na yung tinatawag natin the Great White Throne Judgment or the Final Judgment. Bakit Final Judgment? Kasi final na yun eh, wala nang kasunod. Pag sinabi mong Great White Throne Judgment, kasi puti na luklukan yun eh. White Throne kasi yun. Okay? At ang sabi ng Biblia, then I saw a great white throne, and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. Yan. Kasama ba dyan ang mga born again Christian? Hindi po, wala na sila riyan. Hello? Nililiwanag ko lang, itong judgment na ito, itong resurrection of the dead na ito, is for the unbelievers. Nagiginig ba kayo? At ang sabi ng Biblia, they will be judged according to what they had done as recorded in the books. And books were often, pakisabi books, naku, maraming aklat si Lord, maraming aklat. Parang yung church natin, marami ding aklat yan. Kaya yung mga treasures natin, ginagabihan. Yung mga binibigay ninyo, nakahiwala yan, tithes, no, radio, mission to the world, evangelism and evangelism. Nakahiwalay po yan, may sinasobri-sobri yan. Tapos, may libro tayo, nililista yan. At yung libro natin yan, pinapasok sa BIR yan. Legal tayo sa paningin ng tao, legal tayo sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Kaya halos ginagabi na sila, Pastor, lalo na si Pastor Roan, at gabi na siya dyan, inaayos niya na yan. Para pag papasahan na sa BIR, ipapasa na lang yan, ayos na yan. May tao pa ho ba rito? So ang Diyos, meron ding libro. Meron din siyang libro na bubuksan niya yan sa darating na panahon. Siyempre, may mag-aapila. Lord, bakit ako nandito sa impyerno? Napakabait ko naman, nagro-rosary pa nga ako, tingnan mo. Nasabihin ni Lord, biglang i-rewind ni Lord, tingnan mo, nagro-rosary ka nga, pero yung sinasamba mo na yan, hindi naman sa Diyos yan. At pangalawa, napakabungangera mo, tingnan mo. Kita ko pa ho ba rito? Ang tao ba mapayag na siya pupunta ng impyerno? Of course not. Siyempre, mag-aapila siya. Kaya ang gagawin ni Lord, i-rewind niya lahat yan eh. Ito ka, oh, tinam yung buhay mo, oh. Tinam mo. Ito ka. Kaya ang sabi ng Biblia, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. Yan. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Kaya alam niyo, magpalista kayo sa book of life. Mag-friend request kayo kay Jesus. O magpa-add kayo. Sa totoo lang. Lord, i-add mo naman po ako sa book of life mo. Magpa-add po kayo. Amen. Tuloy natin ang pagbasa verse 13 hanggang 15. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what he had done. Paulit-ulit yan, no? Each person was judged according to what he had done. Hindi sinabing, oy, hinusgahan ka dahil sa ginawa ng asawa mo. Hindi. Oy, hinusgahan ka dahil sa ginawa ng kapitbahay mo. Oh, you are judged because of what your kid did. Hindi po. Each person was judged according to what
ihanda. May tao pa ho ba rito? Magkapatid, mag-ina, mag-asawa, magmagulang, hindi pare-parehas ng blessing eh. No? Hindi lahat Kristiyano eh. Sapagkat depende sa kanilang ginawa eh. Amen? Tuloy natin ang pagbasa, verse 15. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Nakikinig ko ba tayo? Into the lake of fire. Amen? May tao pa ho ba rito? Buksan nga natin sa aklat ng Malakay. Malakay chapter 3, begin number 6. Buksan nga natin. Malakay chapter 3, begin number 6 at mga sambusod ng mga talata. I, the Lord, do not change. So you, all descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Tuloy natin ang pagbasa. Will a man rob God? And you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. Sabi ng Panginoon, hindi ako nagbabago. I changed not. No. Kaya paano mawalalaman na si Jehovah at si Jesus ay isa? How can you prove that Jehovah God and Jesus Christ are one? In Malachi 3:6, Jehovah says, I changed not. And in Hebrews 13:8, Jesus said, He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8 says, Jesus Christ is the same yesterday and forever. Ano ang sabi ni King David in the book of Psalm 23? The Lord, Jehovah God, is my shepherd. And in the book of John chapter 10, Jesus said, I am the good shepherd. So Jehovah and Jesus Christ are one. Amen. There is only one God. And this one God composed of three distinct personalities. Ano ba ibig sabihin nun? Sila ay binubuo ng tatlong persona na merong distinct personalities. Nakikinig po ba tayo? Kung pag-aaralan mo ng malalim ang Trinity, you will lose your mind. But if you will deny the Trinity, you will lose your soul in hell. Nakikinig po ba tayo? Will a man rob God, yet you rob me? But you ask, how do we rob you in tithes and offerings? Sa inyong mga ikabu at mga handog. Ako, nagbibigay ako ng ikabu ko, tapat-tapat ako, nagbibigay ako ng ikabu ko, linggo-linggo, buwan-buwan, o araw-araw. Nagnanakaw ka pa rin. Kahit nagbibigay ka ng ikabu mo. Bakit? Sapagkat, anong sabi? In tithes and offerings. Ano sumasa? Ano sumasa? Ano nagbabasa? And offerings. Hindi lamang po tithe yun. Ang tithe kasi, binibigay mo lang yung parte ni Lord. Amen po ba? Ang offering, binibigay mo ang pagmamahal at pasasalamat mo kay Lord. Yan. Parang ganito. O, ikaw ha, ako, negosyante. Ito tao ko. O, ito sahod mo, minimum. Yan. Ito pa yung overtime mo. O, pero, nakita ko, maayos yung trabaho mo. Ito ang dagdag sa sahod mo. Hindi yan, hindi mo tinatrabaho yan. Pero yan ay dagdag ko. Ang tithes, 1 million. Magkano tithe ng 1 million? Ha? 100,000. Yeah. Yan ay parte ni Lord. Lord, 1 million income ko ngayon. 100,000, yan ang parte mo. And from 900,000, diyan ka kukuha ng pasasalamat mo at pag-ibig mo kay Lord. If you are giving your tithe and not giving your offering, you are still a robber. Ito, may tao pa humar dito. Sabi nga noon ng hapon, ng unang panahon, malapit na ito, mapapanood na naman natin ito. Madalas banggitin ko dito ni Ninoy eh. No? Misa nakapanood ako, the making of a hero. Sabi nga noon. Sabi roon ng mga hapon, sabi, truly, the Philippines are blessed. Truly, the Marcoses robbed the Philippines.
And they wrap the Philippines so much. Hindi nyo guess? Truly, they wrap the Philippines and they wrap the Philippines so much. Mabahala ka na mag-isip. Problema mo na yan. Nandiyak lang. Nakikinig pa ba tayo? Malachi 3:9. You are under a curse. The whole nation of you because you are robbing me. If you are not giving your tithes to the Lord, you are robbing God. If you are not giving your offerings to the Lord, you are robbing God. Kaya yung prophecy ko, maraming magbabalik bansa ngayon. Bigo sila. Maraming magpipinis contract ngayon and they will not return to other parts of the world again. Mag-iisay sila ng Pilipinas because they are not giving faithfully their first fruits, their tithes, and their offerings. They are not evangelizing the nations of the world. They are not putting up, establishing a church there in other parts of the world. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Tuloy natin ang pagbasa. Bring the whole tithe into the storehouse. Pakisabi whole. Not half, but whole. That there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Amen. Gusto mo bang umaapaw ang pagpapala mo? Amen? No? Hindi ka namumutang bago ikaw ang nagpapautang? Hindi ka hinihiraman bago ikaw ang ikaw ang hinihiraman? Amen? Hindi ikaw ang nagapangamuyo? No? Bago ikaw ang nagbibigay sa kanila? Amen? Amen? Hallelujah! No? Ikinig pa ho ba tayo? Anong sabi ng Malachi 3:11? I will prevent pests from devouring your crops and the vines in your fields will not cast your fruit, says the Lord Almighty. Tignan natin ang pagbasa. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land. Grabe, dapat eh. Ginuguhitan mo sa Bible mo yan, oh. Delightful land, says the Lord. All nations will call you blessed. Amen? Tatawagin ng Diyos ang bayang Pilipinas dahil lagi ka po pinagpalang bansang Pilipinas. Titignan ka ng mga kapitbahay mo, napakapalad mo, napakaswerte mo, pinagpala ka ng Panginoon. Amen? Amen. Eh pag nakita, ay naku, ano ba nangyari sa taong ito, palubog ang buhay. Utang ng utang, di nagbabayad, utang ng utang, di makalaya sa utang. Habang buhay ka nalang, mangungutang ka nalang. E tao mahuma rito. Yung pagpapala mo pa, galing na lang lagi sa utang, hindi ka na mamakaalis dyan. Ang sagot dyan ay ito, seek ye first the kingdom of God. Amen. And His righteousness and all these things shall be added unto you. Amen? Unahin mo daw ang kaharian ng Diyos at lahat, pakisabi lahat, ng pangangailangan mo'y ibibigay ng Diyos. Lahat, pakisabi lahat. Kaya itong verse na ito, itong mga verses na ito, isama nyo kayo ito sa number ano? Sa number, yung surely, ano yung number four? Ano yung number four, Chef? Surely we will reap what we sow. Yeah, siguro isama mo yan doon. Isama mo yung mga versikulong yan. No? You have said harsh things against me, says the Lord, yet you ask, what we have said against you? Verse 14. Hanggang mababa, hanggang verse 18, anong sabi ganoon?